tayo ay mapapalit ng ating stock na kadinas sabagkat ito ay luma na at natunog na, maingay na at malapit na rin masira ang mga rollers niya. Unang gagawin natin, tatanggalin natin itong mga cover niya, mga chain cover. Ito na sa unahan at sa yung nasa ulihan. Yan, dalawa lang ang kanyang tornilyo. Gamit ang socket wrench. Yung isang silalim medyo mahirap, kaya ang ginawa ko ang paraan, inangat ko yung maaaring magkasam siya magkasya, inangat ko yung ano, yung shifter para masangkit yung isang tornilyohan. And then sa yung isang chain cover, dalawa din ang tornilyohan, kaya bali apat at tornilyohan tatlong band. Patanggal niyan, saka natin linisin yung mga putik-putik na namuo, magrasa. Ang kilang linis ko ay ang gasolina. Kung wala mong gasolina, pwede rin ang gas o kerosene. Gamit ang brocha or brush na pang paintbrush. Madali na siyang linisin kasi madali matunaw ang mga grasa putik na nakakapit sa kadena at sprocket. Yan lang. Tinanggal ko muna yan mga chain cover. Pagkalinis nyan, saka natin kakabit. Ang una kong kinabit nyan yung sprocket sa gulong. Yan, okay na yan, nakakabit. Kinabit ko siya. Hindi ko na siya pinakita yung unang video natin sapagkat masyadong mahaba at kinabit na nga ako sa pagkakabit. Pagkakabit ng sprocket sa uli, itinanggal ko muna ang gulong bago ikakabit yun kasi masyadong makapit yun. Tinanggal ko na yung mismo yung bilog na nakapatong, ayaw ko pang tawag dun. Ang tinira ko na yung lock para hindi kusan lumuwag yung tornilyo niya sa sprocket sa uli. Ang size niyan ay 1441. Binili ko yung sa Lazada na nasa halagang 1.8 kay Kuya Cards ang seller. Yan ang tamang sukat ng kadena, hindi masyadong luwag at hindi masyadong sikip. So madali lang ikabit yung sprocket sa unahan, 14 ang size. Yun ay may lock lang, iikuti mo yung lock sa isang nut. Yan o, steel cool ng kulay niya. Yan ang napakaganda ng kulay niya. Sarap sa pakiramdam na parang stock rin ang size niya, hindi ako nag-adjust ng size. Para ganun pa rin ang lakas niya. Yan o. Yan yung may link siyang kasama. Nagputol din ako ng kadena sapagkat sobrang haba ng kadena. Ang pag-adjust ng kadena, kailangan sasagad mo muna yung adjuster sa dulo bago mo ka magputol ng kadena. Bago i-adjust ulit ng konti hanggang sa magsakto ang luwag niya. Yun lang, maraming salamat.